Samantala, sa round 2 ng Kusina Battle, sino kaya ang mananalo? And sandbox up! Okay, mga kapuso, medyo challenging yung round 2 at talagang lumaban yung contenders natin to be the first official Pinas Sarap winner ng ating Kusina Challenge. So, tingnan na natin, Chef. Tingnan natin. Ay, dito muna tayo. Starting with this dish. Secret pa rin kay Chef kung sino ang naghanda nito. Okay. Tingnan natin. May anghang? May anghang. Okay. Creamy ang coconut dito sa dish natin. Since they nagdagdag ng pumpkin, nag-blend yung spicy, sweet, tsaka salty. So bumagay siya dun sa gata. Interesting. Tingnan naman natin, Chef, ang iyong comment sa pangalawang dish. So since this one is... very different. Yeah, oily, no? I suppose this would be a little bit more spicy because the coconut was reduced really well. So ito baka mas maanghang to compared dun sa isa. Masarap siya. The spiciness comes at the last when you swallow the dish. Usually kasi iba pag naglalagay ng anghang, pag naunahan ka na ng maanghang, hindi mo na malalasaan yung pagkain. So with this dish, malalasaan mo muna yung alat, yung tamang timpla, and then papasok yung anghang sa dulo. Pag nilunok mo na, kasi sumama siya dun sa gata. So again, the gata would normally tone down the spiciness of the dish. Habang nagde-decision si Chef, titikim muna ako. Ano eh, I think it really balances out kasi nga yung starchiness. Na totoo. Totoo ba yan? Oo eh, and usually it happens talaga. Alam ko yan. Na ano, yung tamang blend lang ng sweetness and saltiness and spice. Ganda yung sinabi ni Chef eh. Ano kasi yun din yung naisip ko eh. So, ang napili kong dish ay Chef, to reveal, ito ay dish ni Miss Mariz! Oh, wow. Congratulations! Ang galing! Nung sinubukan ko siya, nung nilasahan ko siya, natuwa ako dun sa nagawa ko. Kumbaga, pumasa siya sa standard ko. Parang feeling ko, kaya ko itong ipanlaban. Siyempre, mas may advantage talaga si Cara being a culinary student in the past. Tapos, mas madalas siya nagluluto as compared to me dahil lagi niya nagagawa yun sa bahay at ako hindi ko masyadong nagagawa. Parang feeling ko, kaya kong ipanlaban tong recipe na to. Pasok yun. At, yun nga ang nangyari, kaya thank you, Lord! Actually, dapat confident ako sa ginataang sitaw at kalabasa kasi lagi ko itong niluluto. Hindi to experiment. Kaso lang, nakikita ko yung ginagawa ni Mariz na parang may bagoong, tapos ang dami niyang giniling, tapos may crunch ng sigarilya, tapos parang ako, shucks, tapos ang bango. Bango na, naaamoy ko eh from where I am. Delikado tayo dito. So ang ginawa ko, parang sumisilip ako dun sa ginagawa niya. Tapos yun nga, naghihiwa siya ng sili. Sabi ko, ay maglalagay na rin ako ng sili. Big mistake. Kasi, ayun, nasira yung dish. And to reveal the scores, ito ang ating score for round 1. And for round 2. Palakpakan naman dyan! Woo! Congratulations!
Dahil nanalo si Mariz sa round 2, it's a tie! Mas exciting na ang round 3. Hindi lang nagiinit, kundi nagliliyab na ang magiging laban. Tiebreaker na next week sa final round. At ang hamon sa amin, magluto ng sariling bersyon namin ng paborito nating adobo. So parang naging tansya-tansya na lang lahat yung ginawa ko. Kasi nasunog yung bawang. Sana hindi siya naging mapait.